Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong tanong, papaano magpa-COP ng mga training sa Marina? So pues, ito na. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bro. Isang mapalang araw sa atin. So it's me again, Alfred Tagulabong of Fred Tags TV. So kailangan mo ba magpa-COP ng iyong mga trainings pero hindi mo alam kung papaano? O may knowledge ka pero hindi kaya at nalilito ka? Pwes, ito na yung mga kasagutan ng iyong mga katanungan. Huwag kayong umalis. Antayin nyo ako, papasok lang ako dito. So, dito na tayo sa loob. Pupunta na tayo sa Google Chrome natin. Pindutin lang natin to. Tapos maglo-loading si data. Okay? So, pindut natin yung search bar. So, ito yung tatype natin. Marina mismo. Pindutin natin yan. Lalabas to si Marina mismo. Okay, so same procedure lang kung paano ka kumuha or mag-online nung Siemens book mo. Okay, so pindutin natin. Okay, since na hindi tayo nakapag-log out, dito na agad tayo pumasok sa account natin. So ilalog out natin para makita nyo kung paano talaga tayo pumasok dito sa Marina mismo. Okay. So, pupindot na yung Marina mismo, ito yung lalabas. Para, ano tayo, kita natin. Kaya nga tutorial, para step by step makikita natin, no? Okay, so yan. Ito na siya. Tapos, sign up tayo kung wala tayong account pa sa Marina. Pero kung may account ka naman, ha, ito na yung pipindutin mo. Ito yung sa baba, sign in. Okay? So, magsa-sign in tayo. Okay? So, since may account na ako, continue na lang tayo. Tapos, checkan natin I am not a robot. Na-check na siya. Pindutin na lang tayong arrow. Okay? So, ibig sabihin, okay na. Lumabas na yung green na ano dyan, oh, signboard. You've logged in. Sabi ko noon. Okay, so since na magpa-COP tayo, dito tayo pupunta. Ito. Okay, select transaction. Okay, dito tayo diretso. Pindutin natin yan. Okay, so ganito ang problema ni Marina. Ang bagal ng data natin. Re-reading siya. So, okay. So, kung mapapansin nyo to, ito sa taas, apat silang pagpipilian natin. Pero yung pipindutin natin, ito, yung parang papel. Okay? Pindutin natin yan. Okay, so, ito yung lumabas ngayon. So, ito na rin yung pipindutin nyo. Huwag na kayo dito. Huwag nyo na to pag-aksayan ng oras kasi tatagal lang ito. Pagbabawas lang ng data natin. Pagka naka data tayo. Tapos nyan, since nabaguhan tayo, ito yung kukuhanin natin. Pero kung ikaw ay pangalawa na, may dati ka ng COP, so ito yung gagawin mo. Dito ka. Revalidation. So, wag to. Wag to. Ang issuance, para lang yan sa mga bago. Okay? So, since nabago kami, bago tayo, ito, chika natin. Pindutin natin to. Okay? So, new issuance. And then, i-select natin yung class. Ano ba ang gagawin natin? Magpa-COP. Okay? Ayan. Ngayon, kung si OC naman, di si OC yung pindutin nyo, para naman yun sa revalidation. Okay? So, si OP na pindot na natin. Tapos, scroll up lang natin, may makikita tayo ditong select function. Pindutin din natin yan. So, anong training yung ipapa-COP natin? Okay? So, kunyari ito na lang. Ito yung chemical ba yun? Ano ba yan? Basta yan. Isampo lang naman yan. Okay, so, kunyari, yan ang ipap-COP natin. Chichikan lang natin to. Chichikan lang natin to kung wala na tayong idadagdag. Pero kung meron pa tayong idadagdag, syempre,
pindutin mo lang tong add certificate yan. Pangalawa ulit, same lang proseso. Kung baguhan ka, pindutin mo lang tong issue once, tapos silika ng ano, ng trainings mo. Tapos kunyari nagkamali ka, o delete mo lang, kasi hindi naman pala yun talaga yung ano mo, isa lang pala dapat talaga, o di yan na lang. Okay, check mo na to, tapos proceed mo na. Okay, duplicate application will have pending application for this transaction. Okay, may pending daw tayo. So, palitan natin yung ano natin. Lumalabas yung pula pagka ano eh. Pagka mayroong mali sa ginawa natin. Try natin to. Okay. So, proceed. Ayan. Ibig sabihin, requirements complete completion. Okay, so since na yun lang ipapaano natin, ipapasi-OP, dito tayo sa requirements ngayon. Dito na tayo sa pag-upload ng documents. Okay? So kung napapansin nyo to, yung may mga asterisk, ito lang yung dapat natin i-upload. Wag na yung iba pa. Okay? So yung valid SIRB, ibig sabihin yung Siemens book mo. Picturean mo yun yung Siemens book mo, upload mo yan. Yung Marina profile passport size mo, yung 2x2 picture, so alam ko mayroon na rin kayo dyan sa profile nyo. So, okay na to. I-upload nyo rin to. Pero picture nyo rin to, i-upload nyo rin to. Tapos yung medical mo na infirmary format. Okay? So, take note. Kunyari, mag-upload ka ng medical infirmary format mo, pindutin mo rin to. Huwag mong pindutin yung valid SIRB mo na medical certificate pala yung i-upload mo kasi mag-i-invalid yun. Mahihirapan ka. At, siyempre, cause of delay. Okay? So, tandaan nyo din na yung mga documents natin na i-upload, ano lang siya, below 1 MB. So, kailangan nyo yan, i-resize yung documents nyo into 1 MB. So, meron na rin ako niyan, video kung paano mag-resize ng documents para i-upload dito sa Marina. Okay, so ilagay ko lang yan sa end screen ko para hindi na tayo mahirapan. Sino pa naman magtutulong-tulungan? Di tayo lang din naman. Okay? So ngayon, dito na tayo. Kunyari, nag-upload ka na. Pag-upload mo, ang lalabas dyan, dalawang klase lang. Ito, or ito. Okay? So ngayon, kung nag-upload ka na, okay siya, ito ang lalabas. Ngayon, kung nag-upload ka na hindi okay, ito ang lalabas. Ibig sabihin niya, resubmit. So, resubmit ka ulit, pipicturan ka ulit. Pipicturan ay mag-upload ka ulit ng documents. Kaya yung sinabi ko dito kanina, balikan natin, kung ano yung naka-highlights dito, yun din na yung i-upload mo. Hindi dapat iba-iba. Dapat pareha sila. Okay? So, dito lang. Ngayon, kung nyari nag-add ka ng documents mo, kung nakapag-upload ka na, pindot ka ulit dito ng isa. Add. Add ka lang. Add ka lang ng add. Yan. Okay? So, pagkatapos mo upload niyan, kung nyari na-approve na lahat, wala naging problema. Ang gagawin mo, para ma-check mo, ang documents mo dito ka, puntahan mo to. Yan. Check mo yan kung tama yun sila lahat. Okay? So, dyan yan lumalabas. Since na-complete na, wala ka nang dapat pang gawin, submit mo na to. Pindutin mo na tong submit. Okay? Submit. So, hindi na natin yan i-yes. So, pero pag ni-yes mo yan, ang kinalabasan yan ay your documents or under online evaluation yung nakalabas doon sa i-review nito, i-reply nito ni Marina sa'yo. Okay. So, hanggang dyan lang yon yung ano natin, proseso natin sa PASI-OP. Antayin natin yung another reply ni Marina na sasabihin niya na approve na yung
punta ka na doon sa marina site or branches kung saan ka man nag-book para magpa-COP ng trainings mo, kuhanin mo na yung COP mo. So, ganun yun, antayin mo. So it takes about mga 3 weeks or 1 month. Pag minalas ka, wala talagang magre-reply si Marina sa'yo, hindi magre-reply. So, ang nangyari sa akin, nabutan ako ng siyam-siyam kakatay nung reply ni Marina. So, dahil nag-alala si Lola mo, Lola talaga, nag-book na ako ng appointment kahit na hindi pa nag-reply si Marina or nagpadala ng notice na pwede na ako or ready to release na yung COP ko. So, ang nangyari, pumunta ako dun sa Pietex, dun ako nagpa-appointment. So, pagdating doon, may mga pila-pila. So, ang nangyari, may isang instruction doon na isulat mo yung pangalan mo, hulog mo dun sa box para for revalidation ng yung documents na sinubmit sa Marina. So, yun ang nangyari. Okay, so, yun. Nakuha ko rin naman yung sa akin. Last September 2020 ang COP ko. Kaya, bago lang din yun, ay mag-one year na rin. So, pandemic din yun. So, wala rin yung pagbabago sa mga sa iba, mga vlogger. Okay, so, yun lang. Sana may natutunan kayo at may naitulong ng kunti sa inyo ang video na to. Okay, kung mayroon din nga naman, huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin niyo lang yung subscribe button and bell notification for another videos upcoming.